Kasunod ng nalalapit na balik eskwela, usapang papel naman tayo, mga kapatid. Kung babalikan po natin about 105 AD ng sinasabing naimbento ng Chinese official na si Chai Lun ang papel. Ang siste noon, pinaghalo ni Chai ang bark o balat ng kahoy, ng mulberry, hemp o abaka at ilang pinong basahan na may tubig. Saka naman pinatuyo at naging papel. Sa pangangalakal, napadpad po ang papel sa Middle East hanggang sa Europa at sa buong mundo. And after 2,000 years, marami ng uri ng papel ang nagsulputan. Depende na lang din sa kung ano ang paggagamitan. Unang-una na nga riyan ang pagsusulat. At kung writing lang din, marami po sa atin nagsimulang masanay sa pagsusulat sa mga grade school pad paper. Must have na nga yan kung may bata tayong nag-aaral sa elementarya. Ang mga papel nila, pare-pareha lang namang may asul at pulang mga linya katulad po nito. Yun nga lang, yung sa grade 1, mas malalaki ang pagitan ng lines. Yan ay para mas masanay sa pagguhit ng mga letra ang mga bata. Unti-unti na lang lumiliit ang mga pagitan ng mga yan hanggang sa mag-grade 4. Hanggang sa pagtungtong pa ng ibang antas ng pag-aaral ng mga estudyante na wala na iyong mga pulang linya sa mga papel. Pero ang tanong ngayon, bakit naman blue ang ginawang kulay ng mga linya sa ating writing papers? Ayon po kasi sa publishing experts, mas mababa ang contrast ng kulay ng blue dahilan para hindi mawala sa focus ang ating mga mata sa pagbabasa ng mga letra. O ngayon mga kapatid, knows nyo na. Parang gaya lang po ng araw-araw na naming paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay! Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging uli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.